sa mga balitang mayroong pag-asa. Grand Devotional Program, pagpapala ang hatid sa mga literature evangelist sa Southern Luzon Mission Territory. Direction setting, nagbuklod sa mga manggagawa ng Cavite Mission na maglingkod ng may iisang layunin. Mga leader ng Women's Ministry sa South Central Luzon Conference, masayang dumalo sa hybrid fellowship. Groundbreaking ceremony idinaos ng Northern Luzon Mission sa pagsisimula ng pagtatayo ng bagong guest house. Bagong kataratan, West Seventh-day Adventist Church sa Bacara, Ilocos Norte, formal nang inorganisa. Pag-iibigan at pagsasamahan ng mga mag-asawa sa South Occidental Mindoroan District, lalong tumibay sa idinaos na Affirmation of Love Program. Communication leaders and volunteers sa Cabuyao District, natuto at nakinabang sa Medium Ministry Seminar. Blood Donation Drive, muling isinagawa ng Upper Laguna District sa Bayan ng Liliw. Dental Care Mission, masayang paglilingkod na isinagawa ng mga Adventista sa Central Quezon 2 District. Mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Nagtipon ang mga literature evangelist sa Grand Devotional Program na idinaos ng Southern Luzon Mission. Ang special na programa ay pinangunahan ng North Philippine Union Conference Publishing Ministries Department at nagatid ng bagong inspirasyon at sigla sa paggawa ng mga lingkod na kulpurtor o literature evangelist. Ang balitang may pag-asa, atid ni Catherine Rafalio. Ang sinagawang literature evangelist grand devotional ng Southern Luzon Mission ay may layuning magsama-sama ang lahat ng kulpurtor sa buong Kabikulan upang mabigyan ng pasasalamat sa buong taon na paglilingkod. Hangarin ng publishing department na magkaroon ng isang malaking devotional na pagpupulong pisikal upang pagtibayin ang banal na gawaing ito ng Panginoon sa lahat ng iglesia ng Adventista sa Bicol Region. Nagbigay din ng mga mensahe ang mga panauhin na sina Pastor Abraham M. Del Rosario, Pastor Gomer D. Vistal, Pastor Armando R. Ugmar at Mr. Albert M. Esperanzate. Nagbigay ito ng mga paalala at inspirasyon na magpatuloy sa paglilingkod ng tapat at may layuning makapagatid ng mga tao sa tunay na pananampalataya. Mula sa publishing sale noong 2022 na 14,286,170 pesos, isang hamon para sa taon na ito na ipakalat ang salita ng Diyos sa buong Kabikulan, buong bansa at buong mundo. Ang pag-asa ng kaligtasan ay handang ibahagi namin ngayon. Mula dito sa Southern Luzon Mission at may layuning mga paghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ito po si Catherine Olikino Rafalio nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Nagbunga ng pagkakaisa ang pagpupulong ng mga leader at manggagawa ng Cavite Mission sa ginanap na direction setting sa Bugtong, Lipa City, Batangas. Doon ay inilatag ng Mission Administration and Directors ang mga panukalang programa at paglilingkod sa buong taon na sinuportahan naman ng mga church leader mula sa tatlong area ng nasabing misyon. Si Patrick Vista para sa Balitang May Pag-asa. Patagumpay at maluwalhating nairaos ng buong Cavite Mission ang direction setting para sa mga elders and pastors ng buong Cavite Mission. Ito ay ginanap dito sa LMS or Literature Ministry Seminary dito sa Lipa, Batangas. Ang Cavite Mission Direction Setting na naganap dito sa LMS Lipa, Batangas ay may temang Synergy, Unitedly Working for the Lord. Dinaluhan ang direction setting na ito ng mga elders, youth elders, pastors at iba pang mga representatives ng tatlong area ng Cavite Mission. Itong direction setting na naganap ay pinangunahan ng Cavite Mission Pastors and Directors. Na dalhin sa inyo ang tema na ito na
Unang pumunta ang Area 2 sa direction setting ng Cavite Mission. Ang Area 1 naman ay sumunod pagkatapos ang isang linggo at sinundan ng Area 3 sa huling linggo ng Enero. Tunay na napakabuti ng Panginoon ng kanyang tipunin ang lahat ng elders together with the pastors ng Area 3 dito sa lugar na ito. Tunay na kapakipakinabang ang isang direksyon na layunin ng Panginoon na maiangat ang antas ng Ebanghelyo at higit sa lahat ay maiayon ito sa plano ng Panginoon. Sa unang araw ng direction setting na ito ay nagkaroon ng evening worship at group dynamics sa bawat district. Sa ikalawang araw naman ay ang araw ng Sabat at pagkatapos ng Sabat program sa umaga ay nagkaroon ng orientation at direction setting sa bawat area na ito ay pinungunahan ng mga pastors at directors ng Cavite Mission. Sa huling araw naman ay nagkaroon ng iba't ibang activities at mga palaro na sinalihan ng lahat ng mga dumalo. Pagdating sa tinatawag na evangelism, yung reach one. So nakita ko roon na kung ito ay magagawa natin, matutupad yung sinabi ng ating propetisa na talagang kailangan mag-work together ang pastor at saka miyembro ng ating mga iglesia. Yung mga kapatiran sa church na hindi natin napapansin, yung maliliit na miyembro, yun po yung nagiging dahilan na nawawala po. Kaya mga kapatid, sobra po ako na-amaze yung nabanggit ni Pastor Kinosa kanina na talaga sobra po akong natas na parang igi na akong bumalik sa church para maparating sa kanila yung magandang mga programa ng church para po lumago ang simbahan. So maganda po na sa iglesia, sa loob po ng iglesia ay meron po tayong pagkakaisa. Dahil doon po ay mas lalo po tayong mapapalapit po sa ating pong Panginoon. At ito po ay maibabahagi ko rin po sa iba pagdating po sa lokal na iglesia, yung mga natutunan ko po rito at ito po ay maganda at talagang mapapakinabangan po ng lahat. Mula po dito sa Lipa, Batangas, ako po si Patrick Vista, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Masayang nagsidalo sa conference-wide hybrid fellowship ang Women's Ministries Leaders sa teritoryo ng South Central Luzon Conference. Sa pangunguna ng SCLC Women's Ministries Department, ang kanilang programa ay nagdulot ng malinaw na pananaw sa mga kababaihan kung gaano kahalaga ang kanilang bahagi sa gawain ng pag-iibanghelyo at paglilingkod. Ang iba pang detalye ng kanilang pagtitipon, balitang may pag-asa ni Yvonne Rigor. Isinasagawa ang South Central Luzon Conference-wide Hybrid Women's Ministries Leaders Fellowship and Direction Setting dito sa SCLC Pavilion na naglalayon na maisakatuparan ang dakilang komisyon na iniatang sa atin ng Panginoon. Ang nasabing kaganapan ay pinangunahan ni Ma'am Esther Fadriquela, ang South Central Luzon Conference Women's Ministries Director, sa dalawang session, ang Sabbath School at Morning Worship. Si Ma'am Miriam Andres, retired Southern Asia Pacific Division Family and Children Ministries Director naman, ang naging tagapagsalita sa Divine Worship. Ang Women's Ministries Department ng South Central Luzon Conference ay nakatuon para palakasin at langkapan ang ating mga kababaihan upang sila po ay lalong sumangkot sa ating gawain. Isa sa mga gawain na dapat na ang mga makababaihan ay hinihimok namin ay yung kanilang relasyon sa ating Panginoon ay lalong lumago. Kailangan na kanilang ma-develop at maging function, maging intentional ang tinatawag nating TAG. Ito ay ang time alone with God. Isang panahon na pipiliin nila, very comfortable sila upang magiging intentional na sa oras na yon na napili nila ay mayroon silang panahon upang kausapin ang Panginoon sa magitan ng maningas na pananalangin. Ang pagkakaroon ng iba't ibang aktibidad ay maaaring makapagpalakas sa pananampalataya ng isang kaibigan. Marami pang mga aktibidad na maaaring gawin ng mga kababaihan sa araw-araw nilang pakikisalamuha sa kanilang kapwa, gaya ng mga outreach na programa, mga espesyal na programa para sa may hirap. Malaki ang bahagi ng mga kababaihan. Tigit sa lahat sa espiritual na paglago ay nakahanda ang bawat leader ng kababaihan ng bawat iglesia ng South Central Luzon Conference. Oh, na-enlighten ang aking pakiramdam na tunay na napakadaki ang gampanin ng mga babaihan sa pagdadala ng pabalita. Kaya sa aking pangunguna sa aming distrito,
kami ay hahayo upang dalhin ang magandang pabalita tungkol sa Panginoon. Ang naidulot po sa akin ng pagsasama-samang ito ng mga kababaihan sa SCLC, may panawagan ang Panginoon na nararapat na ipagpatuloy kung ano man ang gawain. Nawa ang pangunguna ng mga leader na dumalo dito ay nagkaroon ng inspirasyon upang mas lalong makisangkot sa gawain ng Panginoon. Mula rito sa San Pablo City, Laguna, ako si Yvonne Rigor, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Ginanap ang groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong guest house ng Northern Luzon Mission. Ang nasabing proyekto ay matagal nang pinanukala at dalangin ng misyon upang mas mapalawak pa ang kanilang paglilingkod sa mga bisita sa kanilang tanggapan. Tunghayan ang kwento sa likod ng pagpapalang iyan sa Balitang May Pag-asa ni Mike Daniel Subala. Nung mga unang panahon ay nagkakaroon ng problema regarding sa mga rooms ng mga workers na kung saan minsan ay kung saan-saan natutulog yung mga iba dahil punuan na. Pagsubok nga kung ituturing kung walang tutuluyan ng mga bisita na nanggaling sa malayong lugar. Kaya nga't nasilip itong oportunidad ng pangasiwaan ng Seventh-day Adventist Church dito sa Hilagang Luzon na magpatayo ng guest house nang sa ganun ay maraming mga tao ang siyang mapaglingkuran nito. Sa pagpasok ng 2023, agad nang sinimulan ang pagtatayo ng nasabing proyekto. Pananampalataya, sakripisyo at pagtutulong-tulungan ang mga naging puhunan upang ito'y masimulan. Nandito ang mga workers, tulong-tulong sila na nagbayanihan para ma-start nga yung ating construction. As of this moment ay wala tayong nakahandang enough na budget para ito ay mapatapos. Ngunit naniniwala kami na through the efforts of the workers and the fervent prayers of our members ay mapapatapos po natin ang ating guest house. Itinuturing na malaki ang maiambag na pakinabang ang may tatayong gusali sa bayan ng Sison. Dito po may papakita ang karangyaan, siyempre po ang kagandahan ng ating church, siyempre at ng ating bayan. Kasi po sa pamamagitan nito po, komportable po silang pumarito sa ating bayan at siyempre po may papadama po natin sa kanila na sila po ay welcome sa ating bayan. Kaya naman inaasahang magiging mabilis ang pagkakayari dito. According to our architect, Architect Randolph Biligan, ay pag enough po yung aming maihahandang budget ay matatapos po ito hanggang April katapusan. So malaking bagay po to at praise God. At ito po'y binigyan ng pagkakataon na siyang nagiging end result ng pananampalataya lalo't higit sa pamumuno po ng ating pong butihing presidente. Lalo na po sa buong administration po ng Northern Luzon Mission. Bukod sa bagong guest house, marami pang inaabang ang mga proyekto ang nakahanay na nais sa katuparan ng pamunuan. Upang mapasulong pa ang gawain at paglilingkod sa ating pong mission, sa ating teritory, ang isa pong iniisip natin ay yung pagtatatag ng wellness center natin. Kaya naman, sa ibinahaging mensahe ng NPUC Ministerial Secretary Pastor Marvin Diaz, kikilalaning bantayog ng kabutihan ng Diyos ang may tatayong guest house sa oras na ito ay matapos. Layunin ay magatid ng Balitang May Pag-asa. Ako si Mike Daniel Subala para sa Hope Today, NPUC News. Formal nang inorganisa bilang ganap na church o simbahan, ang noon ay grupo ng mga Adventista sa Bacara, Ilocos Norte. Pinangunahan ng Northern Luzon Mission ang nasabing church organization program ng bagong kadaratan West Seventh-day Adventist Church, ang kwento ng nasabing simbahan na nagsimula lang magpulong sa ilalim ng isang punong mangga, Balitang May Pag-asa ni Sam Hilbano. Tunay na mas lumalawak pa at patuloy na nagtatagumpay ang gawain ng pag-iibanghelyo dito sa Northern Luzon Mission sapagkat pinasinayaan at ganap na ang naorganisa bilang isang simbahan ang Kadaratan West Seventh-day Adventist Church sa bayan ng Bacara, Ilocos Norte. Sa katunayan, ang ating mga kapatid dito ay nagsimula lamang bilang isang maliit na care group na naglalayo na makapagsilbi sa iba. At dito nga mismo sa aking kinakatayuan, sa ilalim ng puno ng manggang ito, ito ang siyang nagsilbing pansamantalang bahay-sambahan nila. At kaya nga, labis na lamang ang kanilang kasiyahan dahil ang pagkakagawa ng kanilang bagong church ay tanda at bunga ng kanilang matibay na pananampalataya.
Nagsimula po kami hindi sa malaking church, hindi sa magandang bahay, kundi sa baba ng Itilocano, Kunana, Sirok, Itimanga. Nag-start po kami sa isang maliit lang na tulda. Yun ay mga magagandang experience. We consider those as a good experience kung saan mas napatibay yung unity ng bawat isa sa amin, mas napaganda yung relasyon, and now we are just so grateful for the blessing. Ang saya-saya namin kasi na meron kaming church na napatayo at lalo na na-organize kami bilang membro kabilang kami sa iglesia. Bukod pa dito, ang nasabing iglesia ay may 70 miyembro na at 2 karagdagang company of believers ang siyang inaasahan at pinagdadasal na susunod na maitatalaga at maidadagdag sa bilang ng simbahan sa distritong ito. Mayroon na naman tayong mga panukala, sumusunod tayo sa mga plano ng ating misyon na magkaroon ng church planting. Meron pang 2 napipinto dito sa distrito. Gampan na natin na ang mga napipintong mga group of believers na ito ay maging iglesia. Layunin ni Maghatid ng balitang may pag-asa, Sam Hilvano para sa Hope Today, NPUC News. Masayang nagtipon ang mga mag-asawa mula sa distrito ng South Occidental Mindoroan sa idinaos na Affirmation of Love program sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Doon ay mas lalong tumibay ang samahan at pagmamahalan ng 18 mag-asawa na dumalo sa nasabing programa. Ang kabuuang detalye sa kanilang matamis na pagsasama-sama, balitang may pag-asa ni Joshua Gonzalez. Each for the other and both for the Lord. Iyan ang naging tema ng isinagawang Affirmation of Love sa distrito ng South Occidental Mindoroan sa pangungunan ni Pastor Danny Fecas at ni Pastor Dan Kelvin Fecas. Ang programa ng pagtatalaga ng pag-ibig ay ginanap sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Dinaluhan ito ng 18 couples mula sa 1 taon hanggang sa 53 taong mag-asawa. Binigyan diin nila Pastor Danilo at Ma'am Anile Fecas ang mga lectures tungkol sa panukala ng Diyos sa pagkakaroon ng matatag na relasyon bilang mag-asawa noong Biyernes ng gabi. Nagkaroon din ng renewal of vows ang mag-asawa upang mas lalo pang mapagtibay ang kanilang relasyon bilang mag-asawa kinahapunan araw ng Sabado. Ang kahalagahan nito ay nagiging katulungan sa mga mag-asawa na lalo silang magkaroon ng mas malalim na pagkakilala tungkol sa panukala ng Diyos at pagmamahal ng Diyos sa kanila unang-una at sa panukala ng Diyos na ang mag-asawa ay maging matatag anuman ang nararanasan nilang mga hamon sa buhay bilang mag-asawa. Naging katulungan ito upang maunawa nila ang kahalagahan ng pagtatalaga muli unay sa Diyos at sa kanila upang ang kanilang mga pamilya ay maitaguyod, maihanda sa paglilingkod sa Panginoon. Lubos naman nagpapasalamat ang mga mag-asawang nakilahok sa Affirmation of Love sa karagdagang kaalaman sa pagpapatibay at pagpapalakas ng pag-ibig at sa inspirasyong mula sa mga karanasan ng kapo nilang mag-asawa. First time pa naming sumali sa ganitong event, yung Affirmation of Love. Masaya pa kami dahil na-meet po namin yung mga kapatid na pwede namin maging inspirasyon. Kasi nga kami ay isang taon pa lang pong kasal, kami pinakabata po. Kaya tapos napansin namin yung mga kasama pa namin is from 3 years pataas po, meron pong 53 years nang nagkasal o nagsasama. At kaya po kami sumali is dahil marami pa kami gustong matutunan na kung saan yung lahat namin matunan is magpapatibay at magpapalakas sa amin bilang mag-asawa, makatulong ito sa amin at sa tulong ng Panginoon ay makakamit namin ito. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Joshua Raven Gonzalez nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Isang pagpapalang itinuring ng communication leaders at kabataang volunteers ang isinagawang Media Ministry Seminar sa Cabuyao District. Ang nasabing seminar ay pinangunahan ng Captured Media Ministry, ang media team ng nasabing distrito.
alamin ang mga kaalaman at kasanayang kanilang ibinahagi at natutunan sa Balitang May Pag-asa ni Jobel Rioberos. Nagsama-sama ang mga communication leaders at media teams ng mga lokal na iglesia ng distrito ng Kabuyao para sa isang media ministry seminar. Ito ay pinangunahan ng Captured Media Team. Layunin itong paigtingin ang pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng media. Binubuo ang seminar na ito ng mga lektura patungkol sa pagsulat ng balita, pagkuha ng litrato at video, gayon din ang pag-uulat. Isa sa mga dumalo ay si Jermilyn Ugatis mula sa Centennial Seventh-day Adventist Church. Hayag ang kanyang kagalakan na makibahagi sa gawain ito at isa sa mga pinagtuunan niya ng pansin ay ang pagkuha ng mga video at litrato. Nakakatuwa na nagkaroon tayo ng media ministry dito sa ating distrito upang sa ganun maibahagi din sa mga kabataan na katulad namin na bago lang na miyembro dito sa ministry na ito at natutunan ko yung paano pagkuha ng isang litrato ng isang bagay or isang tao at pag-video din. Pag-uulat, katulad nito, first time ko lang na nangyari, hindi ko rin inahasaan. At pwede ko ito i-share dun sa amin sa church. At ganun din yung kabataan na ma-share ko, na ma-share din nila sa new generation. Bumisita rin ang project manager ng Digital Evangelistic Initiative na si Sir A. Sintos at asawang si Ma'am Rowena Sintos upang magbigay ng inspirasyon sa mga dumalo. Sa pagtatapos ng programa ay napanood ang kanya-kanyang nabuong balita ng mga dumalo at naibahagi rin ang huling pananalita ng butihing district pastor, Pastor Erniel Medina. Ang pagtatalaga ng mga kabataang dumalo ay isa ring pagtanggap sa hamon na lumago at maghatid ng pag-asa sa pamamagitan ng pagbabalita. Kasama ng Kabuyao District Media Teams, ako si Jobel Rioberos layuning maghatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News! Muling nagsagawa ng Blood Donation Drive o Bloodletting Program sa Bayan ng Liliw ang mga Adventista sa Upper Laguna District. Patatandaang nagsagawa rin sila ng kaparehong paglilingkod sa nasabing bayan bago matapos ang nakarang taon bilang regular na community outreach, katuwang ang Philippine Red Cross. Si Jason Montesines para sa Balitang May Pag-asa. Isang blood donation ang isinagawa ng Upper Laguna District sa Liliw Covered Court sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ito ay sinuportahan ng mga kapatiran. Kabahagi na rin ito ang paghahanda ng mga pagkain para sa mga nag-donate ng dugo. Ang mga nakolektang bags ng dugo ay malaking tulong para sa mga taong nangangailangan nito. Magandang hapon po sa ating lahat. Una po, pasasalamat po sa Panginoon dahil po nagkaroon po tayo ng ganito po ang aktibidades sa bloodletting po. Ako po ay tunay na nagpapasalamat po. Siyempre, katuwang po ang ating Adventist Church. Nakatuwang po sa hapong ito, sa bloodletting po. Salamat na maraming salamat po sa inyo, lalo na po kay Pastor Gail at Tita Juanitz na punong abala po sa ganitong aktibidades. Alam niyo po, marami po tayong matutulungan at madudugtungan ng buhay dahil po sa mga nakalap po nating dugo. At sana po at hiling po ng inyong lingkod ay tuloy-tuloy po ang suporta ng mga ganitong programa. Maraming salamat po muli sa inyo. Kami ay naka-experience ng ganitong karanasan na pagbibigay ng dugo. Sa akin bilang isang elder ay ako ay matagal na nagpapakuha ng dugo. At ito ay napakabuti sa katawan. Sapagkat nalalaman natin na ang pagpapakuha ng dugo ay isang bagay na makapagpapaganda ng ating katawan at isa pa, nakakatulong tayo sa ating kapwa. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat tayo nagkaroon ng matagumpay na bloodletting sa araw na ito. At nakakatuwa na napakarami ng nag-donate ng mahalagang dugo na itutulong at pagdugtong buhay sa
sa mga nangangailangan. Maraming maraming salamat po sa bubuo ng Red Cross. Patuloy nawang makiisa sa mga ganitong gawain nang sa ganun ay makadagdag sigla ito sa bawat isa habang naghihintay tayo sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Mula sa distrito ng Upper Laguna, ako si Jason Montesinos, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Naglingkod sa pamamagitan ng Dental Care Mission ang mga Adventista ng Central Quezon 2 District sa inisyatiba ng Adventist Community Services at Adventist Layman Services and Industries. Hatid nila'y libreng health lecture, dental care services tulad ng bunot at check-up sa mga magulang at batang mag-aaral ng Sampaga Elementary School sa San Antonio, Quezon. Ang kabuuang detalye, balitang may pag-asa ni Aldrin Lalaguna. Papuri at pasasalamat ay patuloy nating ipagkaloob sa ating Panginoon. Matagumpay na naisagawa ang Dental Care Mission sa Sampaga Elementary School bilang bahagi ng programa ng ACS at ASI sa distrito ng Central Quezon 2. Nagkaroon ng libreng health lecture para sa mga magulang na pinagkaloob ni Pastor Experjon Figalan. At sinundan naman ito ng pagtuturo sa mga bata kasama ng kanilang mga magulang kung paano ang tamang pangangalaga sa kanilang mga ngipin na pinangunahan ni Doktora Maria Jocelyn Chongson kasama ang iba pang mga volunteers. Natuwa naman ang district president na si Brother Midel Cueto ng kanyang napagmasdang masayang nakiisa ang mga estudyante at mga magulang sa naturang programa. At ako'y natutuwa ng ganito palang mga pamamaraan ay mabisa na instrumento para tayo ay mapalapit sa komunidad. Kaya ang lugar na ito ng Sampaga ay gawin natin isang lugar na kung saan ay magkakaroon ng Diyos ng Bantayog. Nadarating ang panahon na ang bantayog na ito ay makikita ng lahat na mayroong isang tunay na Diyos na siyang nagliligtas. Kaya ang papuri sa Panginoon at salamat sa kaniyang pangunguna. Nagpasalamat naman sa mga volunteers ang ASI leader na si Brother Abel Esmilio. Salamat po sa ating mga volunteers na tumulong sa ating programang ito para sa ating program ng district. Ako po yung natutuwa kasi ito po yung kauna-unahan dito sa bayan ng San Antonio. Noong nakaraan po, hindi natuloy ang ating medical mission, pero sa isang maliit na paraan, nakatulad po nito, ma-reach out po natin, bayan na ito sa pamagitan ng unti-unti pagpapasok ng ating program sa kalusugan. Naghahatid ng balitang may pag-asa, Aldrin R. Lalaguna po, para sa Hope Channel News Today. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, DCXL, DCRJ at DCRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.